bakit nyo siya pinapanood, di ba? Kasi wala. Di ba sabi nga nung isang ano, viewer, paulit-ulit lang, eh yun ang ginagawa mo, ganun-ganun. So, kayo, ano ang ano nyo, ang mabibigyan yung feedback. Wow! O, di ba? Kailangan natin yung mga feedback din, syempre, para alam ko din yung mga pwede pang gawin or i-improve ba dito sa live stream. Wow, thank you naman. Thank you so much din. Dahil nabibigay ko yung good vibes sa inyo and nai-inspire ko kayo. Ayan. Wow, thank you so much din dahil na-appreciate mo kung anong klaseng tawa ko. Ayan, thank you. Ayan, love nyo. Wow, thank you so much. Love ko rin kayong lahat. Na happy pill. Yes, and of course, ako wala naman din akong... Pag nagla-live naman ako, like sabi ko naman, hindi ko naman ine-expect na... Like, ano ba, marami pa ba akong diamonds or viewers, anything, or likes na makukuha sa live stream ko. Basta ang importante, syempre, nakakapagbigay tayo ng aral and syempre yung happiness, di ba? So, for sure kasing iba sa inyo, ayan, minsan din na nila alam kung saan sila kukuha ng happiness nila. So, at least, sana, di ba, every time na nanonood kayo sa akin, yan, nakakapagbigay ako ng good vibes sa inyo. Oh my God, for the content na, oh my God, ayan. So, dyan tayo sa for the content na yan. Pero, minsan nakakatakot yung mga content na yan kasi may mga cut na video, ganyan, hindi lahat nakukuha eh, ano. Pero, well, siguro doon lang din sila sumasaya, so, ibigay na natin sa kanila yon. Ayan. Yes, ayan. Nah, thank you so much. Ayan. Yes, of course. Diba? Kailangan minomotivate natin ang isa't isa. Ayan. Bakit? Lang kaplastikan. Okay, sure, Char. Kaya guys, naniniwala ba kayo sa kaya hindi maganda yung patungo sa pakikitungo sa'yo ng tao kasi ikaw din mismo hindi maganda yung pakikitungo sa kanila. Diba? Ako naniniwala ako dun kasi syempre kung ano yung binibigay mo, like for example lang alam, diba, sa partner nyo, like kung hindi nyo nabibigay din yung love na gusto nila, syempre parang, bakit pa ako, parang minsan iisipin, bakit ko pa ibibigay yung effort, di ba? So, kaya nga meron tayong sinatawag na give and take, di ba? So, ganun din naman sa friends or sa ibang bagay, di ba? As a fan or sa mga iniidolo nyo, ganyan, di ba? Joy Bonnevi, thank you po. Entertainment, ayan, gusto ko yan, na-entertain ko kayo, di ba? Kasi yun talaga yung pinaka-nahirapan ako, kasi like pagla-live stream, hindi lang siya, basta magla-live ka lang, thank you Ate Nali, hindi ka lang basta magla-live, syempre, kailangan mo rin sila entertain, di ba? Ay, thank you so much po. Yes. Ayan. So, thank you so much din kasi na-appreciate nyo yung life ko as natural lang siya, ganyan. I mean, sa totoo lang yung mga ginagawa ko sa live stream ko, wala talaga, hindi ko talaga siya pinaplano or minsan, iisipin ko lang before mag-live. Like, kunyari, 30 minutes before live stream. Ayan, isipin ko, kanta ba ako ngayon or ano ba, kikipag-chikan ba ako sa ano or magigas. Pero yung guest, syempre yan, paplanuhin ko. Pero, hindi talaga siya like naka-planado na yung buong live stream ko. Ayan. So, gusto ko rin kasi yung parang, ano kayang gagawin ni Gemma ngayon? Gusto ko yung medyo na-excite ko lagi. Kapag magla-live ako, ano kayang gagawin niya today? Ayan. Kasi para lagi kayong na-excite sa gagawin ko, di ba?
Ay, thank you so much. Oh, totoo ba na si Ate Mela? Alam mo, favorite namin yung mga ganong ano. Maliban talaga sa love, sa relationship, ganyan. Maliban sa family, napag-uusapan din namin talaga yung life. As in, yung mga nakikita lang namin sa daan, ganyan. Sabi ko nga sa inyo, kapag nagda-drive kami ng mahaba, sisitingin lang kami sa daan. Bakit kaya ganito yung nangyayari? Bakit kaya? Parang sobrang curious naman. Tapos, ako madalas magtanong din eh. Ng mga ganun. So, tatanungin ko siya. Kasi, as in, gustong-gusto ko yung mga sagot niya kasi talaga. And, gusto ko yung nakikinig talaga siya sa akin. Thank you, JJ Society Official. Joy 227. Thank you so much po. So, every time na makikita, mag-uusap kami, yun yung pinaka-favorite ko. Kaya nag-enjoy. Actually, kung kayo nag-enjoy dun sa Ella Talks, nag-enjoy din ako sobra. Di ba? Ayan. Tinali, penging, pansit, ganto. Pansit ba? Yung niluluto niya? Kayo, curious din ba kayo sa mga ano nyo? Sa life? Like, curious ba kayo sa mga nangyayari sa paligid niyo? And paano niyo siya tinitake? Diba? Kasi sobrang dami talaga yung nangyayari ngayon. As in, sobrang nakakasad na hindi ko alam. Siguro, hindi ko alam kung minsan napapatanong ako dati. Ngayon, parang nung bata ko, kasi parang feeling natin nung bata tayo, parang ang saya-saya lang, parang walang problema. Ngayon, nalalaman tayong mga patayan or may mga problema nangyayari. Pero wala tayong pakialam kasi syempre bata lang tayo, di ba? Parang hindi pa tayo, wala pa yung isip natin para mag-focus sa ganong bagay. Pero ano ba, parang ngayon ba dahil tumatanda na ako, kaya parang feeling ko, ang bigat na rin yung, mabigat na rin sa feeling mo yung mga nangyayari sa mundo. No? Siguro nga ganun na kasi mas lumalawak na yung pag-intindi mo sa mga bagay-bagay. Di ba? Kaya feeling ko totoo talaga yung sana bumalik na lang. Di ba? Yun yan. Ang sarap bumalik sa pagkabata. Kasi wala lang. Maglalaro ka lang. Papakain ka ng parents mo. Wala. Tatama rin. Ang pinakain mo lang naman bata ka magpapasok ka kasi nakakatamad. Di ba? Parang kala mo hindi masaya mag-aral pero ang saya-saya pala. Diba? Yun pala yung pinaka ano talaga. Yes, totoo talaga yung ano, yung minsan mafi-feel mo yan sa sarili niya na parang minsan sinasabi ng mga tao, wala ka pa talaga sa totoong buhay, yung ganun. Parang, ha? Parang, ang dami kong pinagdaanan, ganyan-ganyan, pero wala pa pala yun sa kalahati ng mga napagdaanan nila. Ibig sabihin, papunta ka pa lang dun. Ayan, so, ganun talaga, di ba? Ako feeling ko nandun talaga ako sa ano ng life ko eh. Nandun na ako talaga sa part na kailangan ko na maging aware sa mga tao at sa mga bagay sa paligid ko. Diba? Kindly 2015, thank you so much. Yes, 'di ba? Sobrang sad yung nangyari sa Thailand na may 34 na ano, 34, 38 na sorry po, may na ano nga po, namatay, di ba? Sad lang na parang, I mean, in-imagine ko yung parang kung ako, anak ko ba yon. Parang, ako, hinatid ko siya sa school, ang happy namin, tapos akala ko, yun yung magiging safe na lugar para makapag-aral ng mabuti or mag-enjoy yung anak ko, tapos malalaman mo na lang na namatay siya, di ba? Na ganun yung nangyari sa kanya, na may ganyang trahedya na nangyari, na parang nakakasad, di ba? Na kasi wala ka namang maling ginawa para sa anak mo, pero bakit siya nangyari, di ba? Sobrang sad talaga. As in, parang ang sakit sa heart, gano'n. Kaya minsan parang natatakot na, parang wala nang safe sa mundo, kahit saan.
38, 36, 38, something ganon, 30 plus. Diba? I mean, Farah Kim 55, hello po. Oh my God, mag 300,000 na tayo. And 2,000 viewers. Thank you so much, ayan. Tuloy lang po natin pag-share ng live. Again, hello po sa mga kakapasok lang po. Ayan, nakakampaign pa rin po tayo. Fever, pwede pa rin tayo mag-send ng campaign gifts. Sorry, Sand Shades, Cardito Spike, and Puto D. Ayan. Wow, happy 5th anniversary to JG Community International. Wow, thank you po. Mel Mauricio, hello. Thank you so much. Yes. Ayan, happy and the 1st anniversary ng JG Forever, for JG Forever official. Thank you po. Any plans sa particular? Wala akong plano kasi for sure may game po yun and ongoing pong season. So, mahirap pong mag-celebrate. Ayan. But, sanay naman na po ako na hindi nakakapag-celebrate. For sure naman ang celebration na yan, is after season na po. Ayan. Are you willing to adopt a child? Wala namang problema sa pag-adopt. But for me, mas gusto ko din kasi yung mismo nang gagaling din sa akin mismo. Yung dugo ko dumadali sa kanya. Ganon. Kasi, siyempre, iba pa rin yung feeling na kadugo mo yung anak mo. Ganyan. Pero, wala namang problema if ano, mag-adapt din. Kasi, may mga bata rin talaga na hindi nakaka-experience ng pag-aalaga ng nagulang. And wala, hindi ako against sa adoption. Sobrang laking help yan sa mga batang, ayun nga, lumalaki ng walang parents, ganyan. So, kung may balak po kayo mag-adopt, maganda po yan. Ayan. Dahil, deserve naman po ng mga batang yun na mahalin din po sila at maka-experience din ng pamilya. Guys, wag niyo, hindi ko po sasagutin yung mga selos or pinag-awayan. Yeah. Kung may mga ganong nangyayari, I mean, hindi na dapat sabihin dito. Ayan. It's a private matter na po yan. But, as of now, wala pa po kami na pag-aawayan. Bakit naman alien? I think, yung pag-hate kasi pag-hate sa'yo ng tao, I think, kasama talaga yan kapag, alam mo, may mga, pag tumataas ka din talaga,
I-feeling mo pag may na-achieve ka, ganyan. For sure, kung gaano karami yung achievements mo at kung gaano rin ang tinataas sa'yo ni Lord, ganun din karami ang nag-hate sa'yo. Diba? Siguro ganun talaga, kailangan talaga, sabi nga, diba? Hindi, siguro, wala talagang perfect sa mundo. Diba? Imagine nyo, si Ate Lina, sobrang bait na, diba? Pero may mga haters pa rin. Diba? So, I think ganun din talaga. So, may balance talaga din ang mundo. Kasi, siguro kapag lagi ka nang, ganun talaga yung ginawa ni Lord, baka, kaya ginagawa niya yun na may mga haters ka para nandun ka pa rin sa ano nang maging humble ka sa lahat pa rin ng bagay. Joy Dillon, hello! Ayan, alam niyo, sabi ko kay Ella, sabi ko, love, ano tayo? May gusto kong segment sa ano ko, sa live stream ko. Kasi diba nauuso yung mga kine-create ng mga buntis? Diba? Yung kung anong kinakain nila, weird na kinakain nila kapag buntis sila. So sabi ko, try natin yung next time. Sabi niya, paano natin malalaman yung mga food? Meron yun sa internet for sure, may mga ano dun. So next time gagawin namin yun. Pero hindi ko po alam kung kailan. Pero gagawin namin. Hello po, Terry. Chinspirational. Ayan, speaking po pala dun sa poser, sobrang dami na po niyang ini-scam, pero buti po, bago sila magbigay or munti ka na magbigay, nag-a-ask sila sa mga friends na kilala ko. So, sila nasasabihan, 'di ba? Nakakasad lang na parang may nakakagawa ng ganun, 'di ba? Pero siyempre nakakapangit na siya ng image na parang siyempre parang kilalang tao ka tas magaganon ka, 'di ba? Pero nakakasad lang na parang nagagawa ng ibang tao 'yon, na parang makasira ka ng ibang tao para lang sa pangangailangan mo. So, nakakasad ganyan. And again, sabi ko nga, hindi naman ho ako magpapakapagod o magpapakahirap para lang ho eh marating ko, para ho makuha ko at marating po ito. Diba? So, hindi naman ako mamamalimos kung kani-kanino lang para lang marating po ito. So, ayun, kung nanonood ka man ngayon, konsensya ka sana, ayan, kasi ang dami mong naluloko. Ayan. So, buti na lang din, kasi naman din sila, like talagang aware naman din yung mga niloloko ng taong yun. Kasi nag-ask sila agad, ganyan-ganyan, kung ako ba yun. Kasi medyo maniniwala ka din eh, pag nakita mo yung profile, maniniwala ka. Kasi talagang yung mga post ko, pinapost niya, pero may mga post siya na hindi ko pinapost. So, syempre hindi naman para i-stalk pa ako nung lulokohin niya, di ba? So, nagtatanong na lang din sila. Ayan. So, again, sa mga akong nakikita nyo po yung post ko sa IG, paki-report na lang po yung account. And for sure, uulit lang ho yung gagawa ulit yun ng account. Ayan. Kung hindi man ho yung pangalan ko gagamitin, iba naman po. So, sana po maging aware tayo, wag po tayo maniwala agad. Especially po, ang target daw po ay mga nasa ibang bansa. Ayan. So, wag po tayo maniniwala agad sa mga ganong klaseng tao po. Ayan. Hindi naman po ako na-hack. Gumawa lang po siya ng sarili niyang account. Ayan. Gumawa lang siya ng sarili niyang account. Tapos yun yung ginagamit niya. Yung pangalan ko po yung ginagamit niya.
Ayan, dami nagtatanong about sa stress na daw sila sa school nila. Alam nyo, well, hindi natin talaga na-expect ang stress ngayon sa school dahil balik na naman ho tayo sa normal, di ba? Unti-unti, nakakapag face-to-face na ho tayo sa ng class natin. Ayan. So, siguro, wag nyo lang, syempre, wag kayong makalimot na tumulong pa rin ng help sa parents or sa mga ates or guyas nyo, ganyan. Diba, maging open kayo na medyo nape-pressure kayo sa school, ganyan. Kasi, again, pag kinikip nyo, mas sakit, tsaka mas mahirap gumalaw at gawin yung mga gusto nyo, gawin. Ayan. So, again, isa-isa lang. Diba sabi naman ni Miss Ella De Jesus, ayan, isa-isa yun lang natin. Pag nape-pressure tayo, again, wash. So, hingang malalim. And then, meditate, ganyan. Then, i-clear muna natin yung mind natin. And, isipin natin yung mga kailangan nating unahin sa school. Ayan, sa school. Hindi na sa life, sa school. Diba? Yung pinaka-importante muna. Ayan. And then, after, kapag nakakuha na natin yung rhythm natin sa school natin, and then doon na natin gawin siya pa isa-isa. Ayan. And ayun, wag tayong mahiya na mag-ask ng help sa natin, sa family natin. And enjoy niyo, promise, i-enjoy niyo lang yung pag-aaral niyo, kasi dati parang hindi ko siya na-enjoy kasi parang daming ginagawa, nakaka-stress yan, nakaka-pressure pa, diba? Tapos, diba, nag-aaral, laro pa ako. Parang dami-dami mo iniisip, parang ayoko na mag-aaral, ganyan, diba? Minsan ganun gusto natin mangyari. Pero promise, pag wala na kayo sa stage na nag-aaral kayo, hanap-hanapin niyo yung pag-aaral. And maingit kayo sa mga estudyante na, ay, huli pa sila, ginagawa lang nila, after nilang pumasok, uwi lang sila. Diba? Ngayon niya medyo, diba yung mga ibang school or sa ata, parang di na nagpapagawa ng assignment, lalo pag weekend, diba? So, yun lang, i-enjoy nyo lang, ganyan. And wag kayo wag din kayo maging hard sa sarili nyo na parang sobra kayong anong-ano sa pag-aaral, diba? Wag nyo rin kalimutang mag-enjoy din sa life. Ayan, dahil bata pa kayo. Kasi, yung mga mangyayari, yung mga happiness nyo nung bata kayo, hindi nyo na magagawa pag tumanda na kayo. Ito, 2,000 viewers na tayo. Let's go! And magpo 400,000 diamonds. Thank you so much! Diba? Grabe ngayon, kapag matanda ka na, tapos nagtatrabaho ka na, lagi mo naisipin, magbabayad ka ng bills, kailangan mo magtipid, diba, parang kailangan mo kailangan hindi mo mabilito lahat. Kapag bibili ka pa para sa sarili mo, parang wag na lang, gastos, diba? Parang may ganun ka pa. Tapos ngayon, syempre kung may trabaho ka na, mahina din yung katawan mo. So, imbis na maggalagala ka na lang or kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, hindi mo na magagawa kasi pagod na yung katawan mo, diba? So, as in ngayon talaga bang malakas pa kayo at may energy pa kayo at happy-happy pa kayo sa ginagawa niyo. Gawin niyo lang siya. Greatest fear? Siguro, syempre yung, syempre hindi naman natin, syempre hindi naman din talaga forever nandyan yung natin, yung parents natin. Pero, yun yung kinakatakot ko na hindi ko alam hanggang kailan natin sila makakasama. Or ako. Patok. Pero, lag ko yan nga, lag ko lang pinagpipray na sana healthy sila. Kahit di na ako sila na lang. Ganyan. Parang lahat ng energy, lahat ng power, ng powers ko at lakas ko, bigyan nyo na lang sa kanila. Sino para lang? Isang offer set pa lang? Second, ongoing second. Ah, okay. How do you handle stress? Paano kayo handle stress? Kahain ako.
Pero totoo, kumakain lang ako. Minsan hindi, ganun. Depende sa ano ko. Pero pag sobrang stress ako, kinakain ko na lang siya. Kaysa mayamat-yamat ako, ganyan. Di ba? So, alam niya kung bakit ako mataba. Char. Stress. Hi, Ate Sol. Hmm? Bakit? Ha? Basa? Ay, nabakbak si Lisa? Ayun, bibili na lang tayo. Oo, oh, yun lang. Kumakain ako. Tapos, tutulog. Yes, ay, alam na alam. Matutulog. Tapos, ano ba? Ano pa ginagawa ko lang? Shopping? Hindi naman lagi. Oo, oh, hindi lagi. Yes. Pag sobrang stress ako, as in OA sa stress, yun, nag-shopping talaga ako. Pero pag happy stress, yun, kakain ako. Tapos sasabi ko naman, bantaba ako na. Basta tawanan niyo lang ako. How to handle depression? Hindi ko alam, hindi ko sure. Pupunta na dumating na backslide. Depressed. Hindi ko sure. Ano yung clinically, di ba? Na-diagnosed. So, hindi pa naman ako clinically na-diagnosed na may depression. Pero, feeling ko, may ganun ako dati. Ano bang ginawa ko? Umiyak lang ako lagi. Tapos, umiyak ng umiyak. Wala lang, yun niya. Parang, feel ko lang yung mga nangyayari sa life ko ngayon. Na-feel ko rin yung parang, ano ba, deserve ko ba to? Kaya ko pa ba? Ganon. Lagi kong tanong sa sarili yan. Tapos, lagi, ano lang, kinakausap ko yung family ko, ganyan. Ano, tinitignan ko yung mga dogs ko, ganon. Tapos, lumalapit lang ako sa mga taong alam kong makakapag, ano, sa comfort sa akin. Then pray, syempre, pray lagi kay Lord. Pero nung time na ganun ako, parang hindi ako healthy nun. Talagang hindi ako nakakakain din. Sobrang payat ko. Ganyan. So, wala, off ako. Off ako sa paglalaro, ganyan. So, ano talaga? Bigat, sobrang bigat sa puso. As in, wala. Sakit, masakit yung puso ko noon, ganyan. Bigat lahat. Pero, yun. As in, sobrang grabe yung nangyari sa akin yun. As in, sobrang layo na nangyayari ngayon sa akin. As in, minsan tanong ko, or nagtatanungan kami, wala, paano na, parang, ang galing, no, nalagpasan natin yun, ganyan. Nagpasan ko yung life ko na ganyan. Parang ngayon, sobrang laki na yung happiness ko compared dati. Love, may tanong. May tendency ba na bumalik yung issue ng depression para kasing malala na siya? May tendency daw pang bumalik yung depression. Oo. Depende yun sa environment mo, sa mga tao din nakakasama mo. Ganun. Tsaka mismo din sa sarili mo kung paano ka rin sa sarili mo. Oh, yes. Sobra. Yeah. Tsaka nakakatakot yung depression kasi minsan yung mga taong may ganun, hindi mo alam kung hanggang kailan sila okay. Ganyan. Nakakatakot actually yung ganyan kasi parang, di ba, parang mamaya hindi siya okay tapos sumunod na araw, sobrang okay na niya, sobrang happy niya na parang wala na yung lahat, as in wala yung problema niya. Pero malalaman mo na lang na, ayun na, parang, ano siya, ano ba to?
nakuha na yung, ano pa yung, paano ko pa aalisin yung ano, yung wala na ano siya, parang, may ginawa na siya sa sarili niya na hindi maganda. Ganun kalala ang depression. Kaya kailangan talaga, kapag feeling mo sobrang lala na yan, kailangan mo na talagang pumunta ng magpa-check up, kailangan mo na magpa, ano, saan pumunta psychologist. May tinurok daw sa kanya pero malala. So ganun pala siya kalalana kasi may turok-turok na. Oh no, mahirap 'yan. I think yun niya kailangan na talagang pumunta siya magpa-check up na talaga siya sa doktor. Ganyan. And siguro family na ang makakatulong sa kanya. Makaka-comfort talaga sa kanya ng mabuti yung support ng family. Friends, as in super close na friends. Ganyan. And yun, pag-pray nyo, syempre, yung if may mga friends kayong ganyan, kasi sobrang hirap niyan, as in. Sobra. Family ang, oo, kailangan maging mabait kayo sa kapwa niyo din. Kasi hindi niyo talaga alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. Dali, alam mo, ginagawa at sinasabi niyo. Minsan nakala nyo ngumingiti lang yan, pero deep inside, sasaktan na sila talaga. At gusto ko yung tanong, if you could choose, would you have chosen to be born a girl or a guy? Ikaw lang ba? Girl kapatid. Me too, girl ako. Alam niyo kasi parang minsan ang iba yung feeling kapag kunyari, nagagawa niyo yung nagagawa ng lalaki. Hindi, I mean, like, yung physically, malakas ka, tapos, kung gano'ng kalakas yung guy, nagagawa nyo rin, yung ganyan. Tsaka yung mind din. Medyo nagrintang siya. Ano ba? Walang, hindi po tayo naka-SPG, ha? Wala po, wala. Hindi po doon, hindi po yun. What's your favorite thing about being a woman? Maarte ako. Char, maarte kasi yung girl eh. So, ano, maalaga sa katawan. Char. Hindi, meron naman mga lalaki na maalaga din sa katawan. Pero, madami din, ha? Ano, medyo, younger, ganun. Pero, iba kasi yung mindset ng girl, ng ano eh, isang babae. Kapag strong yung ano yung mind ng isang babae ay kahit lalaki ka hindi ka mapapataob kanya ganun. Do you ever feel pressured to be the provider in your family? Actually, ang swerte ko kasi hindi ko na-feel yung pressure. Sobra lang. Oh, charis lang. Hindi ko siya. Oh, parang siguro yung mas napine-pressure ko pa nga yung sarili ko kaysa sa kanila. Sila ang nagte-pressure sa akin. As in, alam mo yung pagpapagawa ko ng bahay, anong sinabi lang ng tatay ko, kung bahala, bahay mo yan, ganyan. Hindi siya yung pagawa ka nga ng bahay. Dami-dami mo ng ano, kinikita. Ganun-ganun. Hindi sila ganun. Sinula ko narinig sa kanila. And alam mo, nakakatawa pa ang sabi pa ng tatay ko. Bahay mo yan eh. Diba? Baka mamaya, ano, pag kailangan namin umalis, o diba? Siyempre, aalis na kami. Siyempre, bahay mo yan. Ganyan, magkakapamilya nga. Ganyan.
yung parang never nilang kinukuha yung ano, yung credit ng mga nakukuha ako sa ano ko sa life. Pero syempre as ano anak ng ano ng tatay at nanay ko, lahat ng ginagawa ko para sa kanila. Tsaka sila kasi din yung klase ng tao na na-enjoy nila yung life nila ngayon, 'di ba? 'Di ba, yung mama ko tanda na pero nagtuturo pa rin siya. Ganun. Kasi love niya yung pagtuturo kahit nakaka-stress. Pero love niya yung pagtuturo. Maganda si tatay. Love niya yung pagtuturo. Hindi ako. How many years na sila nagtuturo? Wala, tatay. Sobrang tagal. Ilang taon na sa the job? Siguro mga magta-30 years na sila nagtuturo. Alam ko, ano eh, mga kasing idara ni ate yung years nila sa pagtuturo. Ganyan. Yes! 500,000 na tayo! Yay! Yay! Alam mo, tinatanong ko na ito, if you had all the money you needed, what would you do with your life? Ayan. Eh kung dati kasi may ganun kaming karaming pera, for sure, baka may business or may mga ano na rin kami, property na rin kami. Ayan. Pero kung ngayon, meron akong madaming pera. Tapos napagdaanan ko lahat ng mga napagdaanan ko noon. Napagdaanan ko na lahat yung mga ayun nga napagdaanan ko noon. Siguro mag-i-invest lang talaga ako, siguro property tapos business ganyan. Yan, 1:30 minutes lang ako magla-live guys. Shine bright like a diamond. What do you think these people ano? Ay, hindi ito pala. Ano ba chance ko ba? Are comfortable in your own skin? Of course. Bakit naman daw magiging comfortable? Yung biggest insecurities ko. Hello, Matt Geraldine. I'm not gonna fall apart. Luisa Shigeta, hello po. Baby, you got me like a
Ang bilis ng mga tanong, hindi ako makabasa. Sino favorite ko sa mga dogs ko? Siyempre si Milo. Pero kung wala si Milo, si Lily, yung bunsong anak ni Milo, kasi super cute niya eh. Ang liit niya, tapos ang tsik-tsik niya. Pero lahat naman sila, like, ako pang nagaano ako sa dogs namin. Kasi meron, I mean, hindi naman talaga naiwasan pag madaming dogs. Meron ko talagang isang dog na talagang yun lang yung gusto mo minsan. Talagang mas mapapansin, ganyan. Pero ako, kahit favorite ko si Milo, hindi ko pa rin, hindi, parang sa mga ibang dogs, pantay-pantay pa din yung ano ko, yung pagpansin ko sa kanila. Ganyan. Lalo yung mga aso ni Milo, mga papansin. Tsaka selosa, kaya ganun. So, talagang pag-uwi ako, isa-isa ko talaga silang lalambingin, ganyan. Tapos, tsaka, you know, observant ko talaga lahat sila sa galaw nila. Ayan, kasi may mga dogs na kung parang minsan, kahit di mo alam, parang ramdam mo lang na nagsiselo sila or naiingit sila na mas napapansin mo tong isa. So, parang kunyari pag napapansin ko tong isa ng sobra. So, pag nakita kong medyo ano siya, malayo siya sa'yo, ako yung lalapit. Ganyan. Ako yung lalapit kasi para ano, anong pakalaman sa pimples ko? Ay, thank you po, Ate Nali! Ano ba? Ngayon lang ba kinakita ng pimples, sis? Ha? Perfect kayo, perfect. So yun, nilalapitan ko yung dogs ko. Yes, yan si Basha, yes. Ano din, super love ko din si Basha. Tapos may isang pang dog sila dito, si Charlie. Tapos nakikita ko siya, naingit siya kay Basha pag nilalabas namin. So sabi ko, love, si Basha, ano din si Charlie, gusto din yung labas. Gusto niya mag-play. So, kapag ano, lalabas ko din siya. My God. Si anong Kendall Jenner, Kylie Jenner girl. Ay, guys. Nagkaka-pimples din, hindi rin sila perfect. Diba? Ano ba ang kala nyo sa amin? Diyosa. Diyos kami. Ganun. Perfect. Ganun. Shih Tzu po si Basha. And I don't care kung may pimples ako. Paano pa, maganda na ako kahit may pimples. Paano pag wala ka? Di lalo ko mas sad. Naku, yung mga ganyan. Yung lagi namamansin ng mga hindi maganda sa'yo. Babalik yun talaga. Bumabalik yun. What are you willing to do? What is a healthy relationship? Depende kasi yan, syempre. Pero ako talaga malaking bagay talaga yung nagkakaintindihan kayo ng partner nyo. Yan yung give and take talaga din. And alam mo yung mga andin. Depende din kasi sa partner nyo rin yan. Di ba kaya natin may tinatawag na love language, ganyan. So, doon nyo rin malalaman kung paano nyo mapapaayos yung relationship. Diba? So, hindi naman yan pwede yung maghuhulaan lang kayo, magtititigan kayo, then okay na, ganyan. So, malaking bagay na kinikilala nyo yung partner nyo. Kasi yun yan, kapag hindi mo kilala yung partner nyo, tapos, yun yan, mag-away kayo, tapos, hindi mo alam kung bakit siya nagagalit, di ba?
ito lang naman pala yung gusto niya. So, laking bagay yun. Promise, sobrang laking bagay. Akala nyo, yun lang yun. Pero, kapag di mo na napapansin at napapalaki talaga, yun doon nagsisimula kasi yung away. Diba? Pero, hindi ko naman sinasabi na, like, perfect or sobrang healthy ng relationship namin. May mga hindi rin kami, pagkakaintindihan. Pero, hindi naman kami mamabot sa point na like, magsisigaw or mag-aaway talaga kami ng OA dahil dun sa hindi namin pagkakaintindihan. Yan. Ako kasi, kunyari pag hindi okay, ayaw kasi nakikipag-usap. Yan. Ay, meron kasi din iba na kailangan pag-usapan nyo agad. Yung parang hindi kayo matutulog dapat ng ano kayo, magkagalit. Pero meron kasing tao na ayaw makipag-usap muna eh. Pero kasi ang hirap na nang gusto mong maayos ngayon, kaya rin ngayong gabi nag-aaway kayo. Tapos gusto ng partner mo na maayos ngayon. Kaso, ikaw na parang galit pa ako eh, ganyan. So, ang hirap kasi pag galit ang isang tao, may nasasabi ka na hindi maganda, di ba? Hindi mo sinasadya kasi galit ka na talaga eh, di ba? So, ako talaga doon ako sa peace lang. Bigyan mo muna ako ng space, like, bigyan mo ako ng ng time na makapag na kumalma, ayan na kumalma kasi gusto ko mag-usap tayo ng kalmada tayo parehas. Ayan. Kasi mahirap kayo mag-usap ng sisigawan kayo. Mas lalo niyong hindi naririnig yung isa't isa kapag sumisigaw kayo sa isa't isa. Ayan. So, mas naayos yung pagkalmado kayo, mas napag-uusapan ano yung naging problema and then ano bang kailangan ayusin. Paano kailangan ayusin, ganyan. So, guys, hindi ako perfect sa relationship, ha. As in, alam, for sure, nandami dyan mga bashers, o, diba? Hindi ako perfect, diba? Nung dati pa naman, hindi na ako perfect, eh, diba? So, ano lang, parang siguro sa mga daming pinagdaanan lang din. So, yun lang yung na-observe ko, and natutunan ko. Ayan. So, communication lang din, tsaka give and take lang din. And yung love language, dapat alam talaga. G800,000 na tayo! Yes, normal lang mag-away sa relationship, pero hindi normal yung hindi kasi naaayos eh. Yung paulit-ulit yung nagiging problema. Ganyan. Ay, yung mahirap. Pero kung yun yari, nag-away kayo dahil, kunyari, financially or paano ba? May mga maliit na bagay lang na hindi na nagawa ng maayos. Ganyan, or hindi lang nagawa agad-agad. So, yun naman, kayang pag-usapan naman din talaga. Pero mahirap yung hindi talaga. Yung paulit-ulit na, sis. Tapos, sasabihin, okay, sige, okay, ano, papaguhin ko, ayusin ko lang yun. Kaya, yun yung mahirap eh. Tapos, pumipigyan mo, tapos ending, di man din nagbago. So, para saan yung sorry, di ba? Para saan yung mga sinabi mo, bakit ganun pa rin yung nagiging problema? What if she falls out of love? Alam niyo, totoo yung sinabi nila, hindi natin alam yung mangyayari sa future. Diba? Yung parang minsan, akala natin sila na, pero ang dami din kasi mangyayari sa life natin eh. Diba? Hindi naman din kayo parehas ng takbo ng buhay. So, if na mangyari man yun, I mean, sobrang sakit naman din talaga. Kasi, bakit naman gano'n, di ba? Parang, bakit mawawala bigla na yung love? Pero, siguro may isip mo lang din. Una, parang, baka nga may mali ka din. Di ba? Baka may mali ka din. Kaya siguro nangyari yun. And, siguro yung pangalawa, hindi na din talaga nag-work relationship nyo. Kasi hindi na
nagtutugma yung mga hangarin nyo sa life. Yan. Kasi malaking bagay din yun eh. Yung parang, yung kung hindi siya supportive din sa mga gusto mong mangyari sa life, pag-aawayan nyo yun, for sure. Baka yung pamag-cause ng, ano nyo, ng breakup. So, kung parehas kayo ng goal or ng hangarin sa life, siguro, mapag-uusapan yun at maaayos nyo naman yan eh. Diba? Yun, compromise nga sinasabi nila. Yan. Pero yun talaga, parang ganun talagang buhay eh. Kasi, swerte talaga yung mga tao din na parang pag na-inlove sila, nakita na nila agad yung forever nila. Like, sila na talaga yung mga kasama. May ganun talaga, diba? Sabi nga ni Miss Ella, wow, na meron talagang taong swerte. Ayan. So, sa love naman, may ganun talaga. May swerte talaga din sa life. Pero meron din naman na merong tao naman na hindi naman malas, pero dada at dadaan ka talaga sa part na masasaktan ka. Ganyan. Kasi baka siguro kailangan mong matuto din eh. Yan. And siguro hindi talaga sila yung tao para sa'yo. Yan. Hindi talaga din kayo sane ng pananaw sa life. Yan. Thank you, Ate Nali! Ay, alam mo, sama yan, yung for me, love daw is not always about kilig. Staying in love is a choice. Yes, totoo yan, guys. As in, pag tumagal kayo, like, 10, 12, 13, 14, diba, sa ganun na kayo katagal sa relationship, mawawala talaga yung kilig na yan. Pero alam mo, ang mahirap kasi ngayon sa, ano, sa love is yung mag-stay ka na ma-in love dun sa partner. Madaling ma-in love, madaling ma-fall. Ganyan, 'di ba? Kasi 'di ba pag nakikita mo lang yung love mo, ah, kinikilig ka na, happy ka na, like grabe yung puso mo tatong matibok na, pero hanggang saan? Hanggang kailan ka magstay doon sa taong mahal? 'Di ba? Sobrang laking bagay. Tanong niyo yung parents niyo kung paano nag-stay yung nag-stay yung love nila doon sa part sa ano niyo, sa parents niyo, sa isa't isa. Para nag-stay yung love sa isa't isa. Ganun. Choice talaga yun. Na-fall out of love ako. Hirap anahin yan eh. Pero kasi pag nasa relationship ako, hindi ako nafe-feel yung hindi ako, nawawala yung love ko sa partner ko. Pero ang nawawala sa akin is yung trust sa partner ko. Kasi yung trust sa partner ko, kasi parang, again, pag nag-love talaga ako, grabe naman din talaga. But pag dumating sa point na may ginawa ka ng hindi maganda, ganyan, or merong parang hindi ko na nafe-feel yung respect mo sa akin as a partner. Yung parang hindi na ako nakakasama sa mga decision mo. Doon na ako nawawala ng trust sa'yo. Ganyan. So, nawawala na ako ng ano talaga. As in, doon ako magde-decision na talaga para sa sarili ko na. Kasi ang hirap ng ganun eh, yung parang bigay ka ng bigay, tapos yung sarili mo hindi mo na naiisip na okay ka ba? Happy ka ba? Kaya mo ba? Ganyan. Kasi ang hirap magmahal din kapag hindi ka na okay din sa ano mo, din sa partner mo. So, ganun. Hindi ako basta-basta na, hindi basta-basta na wala yung love, pero kapag nawala yun, as in, wala na talaga. Ganyan. So, wala ka na sa life ko, ganoon talaga. Kasi, ibig sabihin, kapag pinili ko na yung sarili ko, ibig sabihin, ano na talaga ako, dun na talaga ako sa point na aayusin ko na mismo yung sarili ko. Ganyan. Kasi, ang hirap mag-ayos ng relationship, lalo kung ikaw lang nag-aayos.
di ba? So, edi doon ka na lang sa sarili mo. Ayusin mo na lang sa sarili mo. Kasi at least yung sarili mo, kilala mo. Di ba? So, ganun lang. Choice din yun. Kung, ano ba? Choice din yun. Well, parehas naman, dalawa namang kayo doon sa relationship. Pero, kaya kailangan mo pag-uusapan yun. Diba? Alam niya rin yung side mo. Ganun. Alam mo yung pagbabago, sobra laking ano yan eh, malaking bagay yan sa ano, sa isang tao, yung pagbabago. Hindi siya isang, pag sinabi mo, magbabago ako, ay nagbago na ako, hindi ganun eh. Ang hirap eh, ang hirap ng ganun, yung parang kailangan mo talaga din siyang bigyan ulit ng pagkakataon na magbago eh. So, once na binigyan mo siya ng nabigyan mo siya ng chance kasi hindi mo pa rin close yung heart mo na magbago siya eh. Diba? Nandiyan pa rin siya sa'yo eh, diba? So, dandun pa rin talaga yung pag kasama mo yung tao, kailangan mo talagang makita kung nagbago din talaga siya. Diba? So, ganun. Sobrang laking bagay yun. As in, ang hirap sabihin kung nagbago yung isang tao. Kasi, kailangan mo talagang matagal siya eh. And ang mahirap kapag sobrang tagal mo na tapos hindi nagbago, yun yung mahirap. So, pero minsan doon ka lang magsisisi kasi sa sobrang dami na nangyari, 'di ba? Ngayon ko pa lang magdedesisyon na ay hindi talaga nagbago eh. Ganun. Baka hindi na rin talaga ikaw yung tao na makakatulong sa iyo na magbago siya. So, ganun. Kailangan ba talaga ng closure bag? Alam ang closure, minsan hindi naman niya kailangan closure mismo dun sa taong nakarelasyon niyo. Minsan ang closure is sa sarili niyo. Like, ready na ba kayong magpatawad? Diba? Like, yes naman, hindi naman lahat makakalimutan. Hindi naman makakalimutan yun yung mga masasakit na nangyari sa atin. Pero ang tanong, kaya mo na bang magpatawad mismo sa sarili mo? So, dun dadating yung closure na. Kapag natatanggap mo na paunti-unti yung mga sakit na nangyari, yung mga, baka nga siguro ganito, or baka nga hindi talaga para kami sa isa't isa. So, dun na nangyayari na nagiging, nakaka-move on ka na. Ayan. So, guys, hindi lahat ng closure is kailangan yung mapag-usapan, ganyan. Kasi promise, hindi kayo mag-ahayos. Dahil iba yung gusto niya mangyari sa gusto mong mangyari. Okay, so, for me, yung closure is nagsisimula yan sa sarili niyo. Yes, no closure is still a closure. Selfless thing you did sa buong buhay mo. Hindi ko alam eh. Pero ano ba? Siguro yung hinayaan ko na lang na maging masama yung tingin sa akin. Ganyan. Kaysa yung mga taong mahal ko ang masira. Ganyan. So, okay lang. Ganyan. Kasi parang ako naman, kilala ko yung sarili ko. And ano naman eh, naisip ko na rin naman yung mga ganyang scenario na mangyayari talaga yan na masisira naman din talaga ako. So, sabi ko talaga, okay na, sige go, masira na ako, ganyan. Pero, wag na lang yung mga taong mahalaga sa akin. Kasi kaya ko namang i-handle, kaya kong buhatin yung sarili ko. Wow,
Ganyan. Do you have any regrets in life? Alam mo guys, madami. Actually, madami namang regrets. Diba? Hindi lang sa love, sa career ko, ayan, sa life, ayan, in general, sa life. Madami akong napagsisisihan talaga. And, syempre, talaga magsisisi ka naman din talaga. Pero, may isip mo din na thank you din dun sa mga bagay na yun. Dahil, hindi naman din mag-grow ako kung hindi ko napaglaanan. Diba? Parang minsan naisip ko, magiging ganito kaya kung hindi ko siya napaglaanan. May ganun, diba? Pero, yun, salamat na lang din dun sa mga pagsisising dumaan sa buhay ko. Kasi ngayon, okay naman na at least, mas alam ko na, mas ano na yung, mas alam ko na yung gagawin ko. Bukod sa CCS teammates po, sino pinakamahirap kaharap sa volleyball? Lahat naman. Actually guys, mahirap kalaban lahat. Siyempre, bawat team mahirap talaga kasi may kanya-kanya silang strategy, may kanya-kanya silang mga key players. So hindi sila basta-basta. Ayan. So kahit dami-raming championship na napapanalunan, nahihirapan pa rin kami. Kasi hindi naman, siyempre kahit nga kami, di ba may mga pagbabago sa mga performance. So, yung mga kalaban din namin. What is your advice for long distance relationship? Speaking, hindi ako dyan. Hindi, wala akong mabibigay na advice. LDR daw. Ha? Huh? December. Naku, mahirap yung LDR na yan. Dapat mahaba ang pasensya mo sa paghihintay. Yan. Ayoko yan. Hindi ko alam yan. Ikaw, ano mga advice mo? Saan ba? Sa LDR. Sino na pa na lang? Signal. 2 sets. 2 sets na? 2-1. 2-1. Why? Ay, nasagot mo na ito eh. Paano daw kung gusto ka, pero ayaw daw niya malayo sa iyo as a friend. Ayaw daw niya mawala as a friend. Ayaw ka niya. Kaya gusto ko ta, pero ayaw ko ta mawala as a friend. Lalayo ka ba? As sinabi mo sa akin na gusto mo. Oo, pero sinabi ko sa'yo, ayaw ka ta mawala as a friend. Lalayo ka ba? Hindi, parang ganun na yun. Nasira na yung paano nyo. Di pa sinabi mo na yun, parang hindi na lang niya sasabihin kasi kung alam mo naman palang ayaw mong masira yung friendship niyo, bakit mo pa sasabihin? I mean, the fact na ayaw niya masira yung friendship. Mawala yung friendship. Hindi ba decision na yun? Ikaw na mismo. Oo, ikaw na mismo magdi-decision mo. Ayan. So, pag sinabi mo sa kanya, ibig sabihin, gusto mo din talaga na mag-level up yung yung relationship niyo. Diba? Hindi, parang ayaw mo na lang as a friend lang kayo. Gusto mo din talaga maging kayo. Maging partner talaga. Yeah. So, isa kasi may mga decision na hindi mo kailangan sabihin agad. Kailangan mong pag-isipan. Okay. Yun. Kaya nga may mga friends din tayo, mga close friends, may sister, brothers, and family, parents, yan. Kasi sila yung mga taong mapagsasabihan natin ng mga decision din natin sa life. Don't worry guys, pinipili ko naman. And kung ko-content nila, go. Wala akong pakialam.
Yes, bawal marupok sa LDR, dapat strong in all forms. So true! Ay naku, hindi ako pwede dyan. Kasi ayoko, masasad talaga ako. Ito yung kailangan ko sa check-up eh. Ay, hindi pala. Ay, okay. Sige, iyan naman eh. One week lang. 1 week ba akong sobrady? 1.5, no? 1.5. Pero lagi akong tulog nun. Alam mo, pag malayo ako, tas lalo kong ibang bansa, tas sobrang, magkaiba yung oras namin. Lagi lang akong matutulog. After training, matutulog. Tapos, makakausap ko siya saglit. Tapos gusto ko matutulog ulit para natatangis agad yung araw. Ganun akong, lalo ng Brazil. Eh, ano ba yun? Pag umaga, gabi dito? Or magagabi pa lang? Basta mag-uusap lang kami tanghali. Yun lang. So, kaya sakto din na parang after training namin, usap kami onte, tapos tulog ako. Tapos training ulit, tapos napupuyat siya sa akin pag gabi na sa Brazil. Pero gusto ko lang lagi natutulog agad para natatapos. So, hindi ko na-feel yung araw doon. Alam mo, natagalan ako sa biyahe namin. Hindi ako natuwa sa biyahe namin. Ay, kung may superpowers ako, ano daw? Gusto ko maging, si Professor X. Sino nga to? Si Phoenix ba yun? Sa X-Men? Tama ba? Si Jean? Gusto ko yung nababasa ko yung mind ng lahat. Kaya, kung pinag-uusapan nyo ako at hindi maganda pag-uusap nyo, malalaman ko. Kaya hindi nyo ako mababackstab. Pero wala akong powers na ganun, so hindi. Yes. Ganun ako lagi. Pag galit sa akin si Ella, iisipin ko lang kung pag yamat na siya sa akin. Yay! Mag-1M na tayo! Diba? Pag maisip mo yung ano. Kung pwede nga lang, lahat na lang ng superpowers meron ako eh. Hindi sana din ako nag-volleyball. Paikot-dikot na lang ako sa mundo. Ay, patingin ako para makita ko. If you had the power to correct one problem in the world, what would you fix? Eh di syempre yung mga krimen sa mundo. Hindi yung corruption. Isa lang eh. Bakit isa lang? Gusto ko lahat. Char. Gusto mo lang eh. Pero yun, syempre yung krimen. Krimen talaga. Thank you, Janine Zaira! 900,000 na tayo! Can you forgive the people who hurt you the most? Ikaw, Lada. Mapapatawad mo ba yung taong sinaktan ka na sa loob? Diba? Oo, syempre. Kasi hindi ka magiging okay kapag
I mean, parang yung patawad na lang ngayon is para lang sarili mo, hindi para sa kanya. Kasi gusto mo maging okay na eh. Ayun, ang cute niya, love you. Bakit ay... Rihanna naging si ano... Kelly! Sino daw mas organized sa gamit? Oo, depende sa mood. Pero inayos ko yung ano niya, yung cabinet niya. Tapos inis na inis siya sa akin kasi kailangan patanggalin sa unahan. Ganun. Eh, kasi para hindi na naaan, nagagugulo. Para pag kunyari, maglalagay kami ulit ng gamit, nakaayos. O diba, hindi na nagugulo yung gamit niya. Kelly! If you could be an animal for a week, what would you be? A dog. Hindi, gusto ko maging ibon. Gusto kong makita ang buong mundo. Gusto kong ikutin ang mundo. Kasama ka. Oh, thank you po. Ano yung Kumu Clash? Ano yun? Bago yun? Piling mo ano? Kailangan pa natin. Nang? Kailangan na? Yes, 1M na tayo. Thank you po. Ah, Viking ship yun. Ang galing. Iba na siya. Can't live. Thank you po, Ate Nali. If you could eat anything you wanted right now, what would you order? Alam, kahit ewan ko, wala ako kasi yung ano eh. Ay hindi, pero wings kasi favorite ko. Pero weird, diba? Sabi niya weird ako mag-crave eh. Hindi ako yung iisa lang yung kine-crave. Kapag kunyari nga, umalis siya. Tapos sabi ko, naiwan ako dito, tapos sabi ko, love, ano pasalubong? Sabi niya, anong gusto? Sabi niya, anong gusto mo? Sabi ko, surprise me. Sabi niya, huwag mo ako ma-surprise me dyan. Kasi, baka daw, ay, mas gusto daw niya na makain ko yung gusto ko kaysa daw magalit ako. Kasi baka daw hindi ko magustuhan yung ano niya, yung surprise niya. Oo. Meron isang beses, nasa Mega Mall kami, sa ganap na kami yung pagkainan. Sabi ko, kahit ano, ganyan-ganyan, kahit ano. Kahit ano naman talaga gusto ko, kakainin ko naman. Tapos sabi, eh kasi mahilig siya Japanese. So sabi ko, gusto mong Japanese tayo, ganyan-ganyan. Sabi niya, sure ka, ganyan-ganyan. Parang siya nagdalawang isip siya. Tapos, okay lang, okay lang. Sabi niya, ayaw mo eh, ayaw mo. Gumagano siya. Sabi ko, hindi, okay nga lang, ganyan-ganyan. Tapos, ako may nakakita nung tayo, o ikaw. Ako. Tapos, hindi, ikaw ba? Ako, sabi ko, oh, Thai, gumanan ako. Ayan, sabi, tapos nakita ko, oh, Thai, ano, Thai resto. Tapos, sobrang happy ko. Tapos, sabi niya, sige, doon na lang tayo. Tapos, sabi ko, hindi, okay lang, Japanese na lang tayo. Ganyan, ganyan. Tapos, sabi niya, hindi, iba yung happiness na nakita ko nung sinabi mo yung Thai. So, hindi na kami nag-Japanese. Thai na lang. Ganun siya. Kapag gusto niyang malaman yung food na gusto ko, papipiliin niya ako, tapos kailangan niya malalaman niya kapag gano'n ka happy. Gano'n.
If the world ended tomorrow, what would you do on your last day? Kung pwede ko lang ano, mapuntahan lahat ng taong nagawan ko ng kasalanan. Sorry ako if meron man. Ganun. Yan, 11 minutes na lang. O sige, last two questions. Perfectionist ka daw? Hindi siya perfectionist. Super lang po. Perfectionist ka ba? Hindi yun. Pero perfect daw siya. Perfect! Dibong ko, hindi po siya perfectionist. Confrontational ba? Ano? Ay, bakit? Well, depende kung sino. Anong klase ng situation. Kung malala lang. Pero hanggat kaya naman ang hindi ko pinapansin. So, same tayo, no? Hindi. Oo. Siya kasi, mas ayaw niya na maging komplikado yung, sitwasyon. So, nahayaan niya na lang. Ginagamit mo ba ito madalas, babe? Oh, what is that? Yes. Kailangan, lagi kayo. Ito. Ito dito. Sa roller. Ah, lagi ka daw kasi mong maayos, malinis, tsaka pati daw yung hati ng buhok mo. Alam niyo kasi may sabi niya, sabi ko rin, bakit ba gusto mo nakahati? Naiirita ako minsan kasi yung parang nakaganon, nakaangat, ganon. Sabi niya, eh kasi kapag ilulugay ko, yung parang nakaganon na daw, ganyan. Di ba nakaganyan? Pag ini-open na ponytail mo, tapos pag nilaglag mo, di ba gaganon lang lagi? So nawawala yung hati, sabi mo. Sige, mamaya. Pakita ko sa'yo. Sinasabi. Na alin ba? Mamayan. Pero sinabi mo yun. Kasi ayaw mo masira yung hati. Kasi nga, hindi ko gusto masira. Sabi ko, automatic kasi pumunta sa hati. Hindi. Inaayos mo talaga. Pero alam niya yung shoot namin nung isang araw. Siya. Ganun talaga. Ang ganda niya, guys. Hintayin niyo. Fresh niya. Para siya si Para siya si hindi ko alam mo yung kamukha mo, pero meron. Basta ang ganda niya. Sabi ko, ganyan ka na lang magbuhok sa game. Lagi malinis. Hindi ko proper hygiene. Oo nga, so hindi ako hindi ako mukhang malinis. Char. Tinapot ko. Oo, yun, Kristen Reyes. Oo, kamukha na si Kristen Reyes doon. You open. Wala na ito. Wala na yan. Sara na yan eh. Bakit kaya tawa?
loved you one true time. Ano? Wherever you are, I believe. O last one na question. Nakakatawa, may mga nakakatawang question dito. Baka pag sinagot ko, maloka kayo. Ganon. Clear. Baka magsi-anuhan na naman itong mga to eh. Pero ayaman na. Isang bagay na magkasundo kami sa katamaran. Di ba? Katamaran. I mean, hindi yung tamad na parang hindi naglilinis or ano-ano. Yung tamad na lumabas. As in, pag-training. Tapos minsan may mga ano, may nanggaya. Wait lang. Ganun. Pero, minsan naman ano, ano ba? Ang katamaran. Yung paglalabas. Sa food, kasi minsan nag-aanuhan kami, depende yan eh, sa food. Pero hindi naman kami yung parang ano. Hindi naman, wala pa naman kami yung parang ayaw niya. Tapos gusto ko ayaw. Wala pa naman. Kapag kunyari gusto ko ng ganito, doon na lang din siya bibili. Pag may gusto siya, doon na lang din ako bibili. Ganon kami. Yes, give and take. Oh, last question. Last na talaga. Kapag nag-MMK, sinong gaganap? Si Ella. Kasi alam niya na yun, Char. Char na lang si, ano, si Ate Charo. Char na yung magkukwento. Ganon. Char is lang. Ay, nagawa mo pa ng trabaho si Ate Charo eh. Oh, pag MMFK, dawa ka ng title. Dali. Di ba kasi may title yun after ano? Sinasagot mo ba yun dati? Ay, syempre. Diba nga, oo, di ba meron yun? Di ba hindi nyo pa alam yun? Di ba pag may palabas sa MMK, papa, eh. Ang kandila. Oo, oh, ganon. Oh, sa akin, ang... Ang bato. Ang arte. Ang bato. Charis. Oo, di ba? May premyo yun. Well, wala kasi ako pambayad dun sa pang-text eh. May low-end ba yun? Kailangan mag-load yun, di ba? 10k din yun. Pag nakuha ko yun, feeling ko ng bata ko, ang dami ko nang nabili yung chichiri, ano. Yes, send to 2366. Look at my love. Yan na. Okay, sige. Ito na. Uy! Ayan. Para bago ako mag-end, syempre, kailangan ko muna. Papasalamat muna ako sa top 20 gifters natin. Ayan. But, uy! Thank you po sa pa-Viking! Ayan. So, number one si Ate Nali. Hi, Ate Nali! Thank you so much. Number one ka po ngayong gabi.
And then, Solacap, 2581. Si Ate Sol ata ito. Hello po. Number 3, Kylie 2015. Ayan, hello kayo pong top 3 gifters tonight. And then, Resi, JJ Forever. Hello, happy Mansari. Jinspirational, Janine Zaira, JJ Society Officials 2. Hello po. Happily Single, has 2022. Has. 2022, Belfsy Brave, Eclair 1986, Doctora Song, Eliza Manalo, Larky, Rush 21, Joey Bonevi, Jigs Nobita, JPL, Dada 17, and Nedge. Thank you so much. Ayan. So, hanggang doon lang po muna tayo, guys. Magkita-kita po tayo. And next stream ko po, i-invite ko na po si Cleo. Ayan. So, abangan nyo yun, guys. Ayan, ha. Inform ko kayo, kaya hindi na kayo masusurprise. Ano ba yan? But, next live stream ko, abangan nyo kung kailan at anong oras. Ayan. But, ilang po. Maraming salamat po. And again, congratulations sa atin sa panalo natin sa campaign. See you po sa 13 din pala. Ayan, maglalaro kami sa 13. Kita-kita po tayo, ayan, sa Philsport.